ating adventure for today. So, sa aking mga subscriber, thank you kasi lagi kayo nag-stay, lagi kayo nanonood sa aking vlog. At sa mga hindi pa nagsusubscribe na nanonood na katulad mo, abay wag mo kakalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel para lagi kang updated sa aking bawat adventure. So today mga ka-finding, pag-uusapan natin kung ano yung ating adventure para sa ating vlog for today. Ang ating pag-uusapan sa vlog ko na to ay kung paano po ba tayo magpapamedical sa Supercare Manila. So nagpapamedical tayo sa Supercare Manila kadalasan kasi gusto natin magtrabaho sa barko. Especially sa cruise ship. So yun. So dito mga ka-finding, i-share ko po sa inyo kung kayo po na ikaw nanonood ngayon sa vlog ko na to ay interesado kung paano ka magpapamedical sa Supercare Manila, sa branch ng Supercare sa Manila. So dito mga ka-finding, i-share ko sa inyo yung step by step mula sa simula hanggang sa matapos kayo ay i-share ko po sa inyo kung paano kayo magpapamedical doon para guided po kayo pag kayo po ay nandoon na. Although meron po mag-assist sa inyo na mga na nag-work po doon sa Supercare Manila, pero yung vlog ko na to ay makakatulong din po sa inyo kapag kayo po ay nagkaroon ng time na panoorin itong aking vlog. So tara mga ka-finding, simulan na natin ang ating adventure for today. Pagpupunta kayo sa Supercare Manila ay huwag niyong kakalimutang magdala ng inyong referral form galing po sa inyong agency. So ibibigay po yan sa inyo prior bago po kayo pumunta doon sa appointment po ninyo, mismong sa araw ng appointment po ninyo. So huwag po ninyong kakalimutan yan kasi hahanapin po yan sa inyo ng mga naka-assign po doon sa Supercare Manila. So dito guys, yung kung makikita nyo sa picture na to, ito yung sa labas ng Supercare Manila. So dito may mga puting tent dyan, so may nakapila. So pagdating nyo dyan sa area ng Supercare, ay huwag po kayong pumila dyan. Kasi ang unang pila po dyan is nandun po sa bahay na, di ko alam kung anong kulay, or brown ba yun, or ano ito. Ganito guys yung sample. Makikita nyo yan sa may malapit din sa Supercare. So dyan. Dyan kayo unang pupunta. Okay? Tapos pagdating nyo dyan sa bahay na yan, sa brown na bahay na yan, ay may nakaabang na po dun sa harap ng pinto. At ibibigay po ninyo yung referral form po ninyo na galing po sa agency. At hahanapin nila yan, and then i-check nila. And then after nila i-check yung referral form mo, ay magbibigay sila sa yun ng form or yung may papel silang ibibigay sa'yo, no? And then fi-fill upan mo guys. Marami kayong pwedeng fill upan doon. Especially yung mga health declaration. So yun, importante yun. So babasahin nyo yun. At dun sa papel na ibibigay nila sa inyo, ay meron po silang susulat na number doon. Okay? Tapos pagdating doon, pagbigay sa inyo ng papel, ay papaakyatin kayo sa second floor. Ayan. So ganyan guys, ito. May second floor doon sa bahay na yan. Yan yung waiting area. So akyat ka doon sa second floor. At hindi ka naman maiinip guys kasi mabilis din naman talaga yung pila nila dyan. Based sa experience ko ha, mabilis yung pila nila. At hindi ka maiinip magantay kasi marami kang fi-fill upan doon sa form na bibigay nila sa'yo. So bago ka matapos, siguro mga 5 to 10 minutes mag-aantay ka. O dumatagal na rin sa iba yun. Tapos tatawagin nila yung number mo. Okay? Tapos kapag tinawag nila yung number mo, bababa ka na doon sa hagdan from second floor. At pupunta ka doon sa ground floor. Okay? Tapos, uupo ka doon. Siguro yung mga upuan nila doon, guys, may mga kulay. Hindi ako sure kung anong kulay. Basta sa isang linya, lahat dilaw. Tapos sa next na line, ay mga pula or orange, brown yan. Mapapansin nyo yan pag pupunta kayo doon sa Supercare. At yun. So, and then habang nasa ground floor kayo, ay so hawak niyo yung form niyo, no? So make sure na na-fill upan niyo lahat kasi i-check yan ng person ng naka may tao mag-check ng form niyo. At i-ready niyo rin po yung valid ID po ninyo kasi hahanapan po kayo ng valid ID. So to make sure lang na kayo po talaga yung taong yun na magpapamedical na kayo po talaga yung taong magpapamedical doon sa naset po ninyong appointment. Okay? So after nun guys, may nag-a-announce naman diyan, may announcer diyan nag-a-announce siya. Tapos yun. So pag tinawag na yung number mo or pag tinawag na kayo, sasabihin na itong line na to, next na punta na kayo. So lalabas na kayo ngayon dun sa bahay na brown at pupunta na kayo ngayon dito sa yan, sa ganyang ano, sa white tent which is sa labas ng Supercare. So pila ulit guys, pila ulit, okay? Tapos habang nasa pila kayo, may lalapit ulit sa inyo na nag-work doon, may mag-assist sa inyo at i-check ulit nila yung form.
i-double check nila yung form, tapos hahanapan kayo ulit ng valid ID. So ganun ulit, same procedure. Hahanapan kayo ng valid ID. Tapos kapag okay na, approve na, i-double check nila yung mga finilapan mo to make sure lang na wala kang kulang, at bababa ka na sa basement. Sa basement ay may sasalubong sa inyo doon, mayroong personnel na naka-assign at may bibigay siyang form. Tapos i-fill-upan niyo ang pangalan mo, edad, yung temperature mo, or yung date to day. Tapos dun sa lower part, guys, sa my right side ng form na ibibigay sa iyo, ay meron nakalagay na batch number. Yan, katulad niyan sa akin, nasa batch 17C ako. Kasi guys, 6 AM ako dumating sa Supercare. So nasa batch 17 na ako. So yung mga batch 1, hindi ko alam kung anong oras sila dumating dun sa site. Kasi ang aga nila, so ako, 17, batch 17, 6 AM ako dumating. So talagang medyo malayo-layo na. So yun. So aside from form na ibibigay nila, magbibigay din sila guys ng stickers sa'yo. Tapos ilalagay mo yun sa damit mo. At ang nakalagay ko, anong batch ka. So ako, batch 17C ako. So yan, ganyan, ganyan na ganyan yung sa'kin. So yun. Tapos pagdating dun, pila ka, upo ka lang dun sa mga upuan. Yung upuan nila dun guys, merong yung bilang 1 to 10. Pero ang label is nakalagay A, B, C, D, hanggang J. Okay, kasi 10 yun eh. Dito guys, sa basement, mabubuo na yung batch 10. I mean, sa basement, magkakaroon ng batch per batch. Okay? So sa amin, meron kaming 17A hanggang 17J. Kasi 10 kami sa isang batch. Okay, so 10-10 ang pinapapasok nila para hindi maging crowded sa loob ng building ng Supercare Manila. Kasi iniwasan nga nila kasi because of COVID. Okay, so pagdating dun guys, so ano yung purpose natin? Bakit tayo nandun sa basement? So dun guys sa basement ay tatawagin yung batch number mo, tapos kukuhaan ka nila ng dugo. Okay, kukuhaan ka nila ng dugo, tapos bago ka nila kuha ng dugo, is tatanungin ko nila kung nag-fasting ka ba. Kung kailan ka huling kumain, kagabi, ganyan. So yun, so kailangan maging honest lang din tayo para hindi naman sa atin yun. Okay, so after kakuha ng dugo, balik ka dun sa upuan mo. Ako kasi nakaupo ako sa C, kasi batch 17C ako. So yun, so nakaupo ako dun sa upuan na letter C. So yung upuan nila dun guys, may label sa taas ng sandalan na letter C sa akin. Okay, sa iba, A, B, C, yan. So ganun ang mga label ng upuan nila doon. So after kakuha ng dugo, nag-antay lang ako. Tapos may tumawag sa amin, so sabi na, so sa batch 17, 10 kayo, akit na kayo sa lobby. Okay? So akit kami sa lobby, pagdating sa lobby, kinuha nung guard yung aming form. Tapos binigay sa front desk, kung sino man naka-assign doon. Tapos chineck nila. And then habang nandun yung mga form namin, ay pumunta kami sa front desk para mag-signature or pumirma. Tapos guys, after nyo pumirma, ibabalik nung guard sa inyo yung form. Ito guys, make sure lang na pagbalik sa inyo ng guard ng form, siguraduhin yung kayo pangalan nyo yung nakalagay doon. Kasi may mga times na nagkakapalit-palit eh. So baka mamaya hindi mo mamalayan, pagbigay mo doon sa next step na pupuntahan mo, eh baka iba na pala yung pangalan ng form na hawak mo. Okay, so dapat i-double check mo muna bago ka umalis doon sa lobby area na yon. Tapos yun, pagkatapos, from mula dun sa lobby guys, tatawagin na yung batch nyo, akit na kayo ng second floor. May tinatawag sila dun na green floor, sa second floor. Okay? Dun sa may second floor, pupunta kayo sa station na Ashihara. So sa Ashihara guys, ay i-measure yung vision nyo. Okay? So visual, ay may papabasa sa inyo yung mga nurse doon, ng mga numbers. So yun, so numbers lang babasahin nyo doon. And then sa same floor guys, meron din doon sa same floor, magkaiba din na yung room, ay pupunta kayo doon, tapos titimbangin kayo, tapos i-measure naman yung height nyo doon. Sa second floor yun, same floor lang din. After doon sa pagtimbang, tapos pag-measure ng weight, ay pupunta na kayo ngayon sa third floor, which is sa yellow floor, ang tinatawag nila, yellow floor. Pupunta kayo guys sa may dental, okay? Sa dental guys, make sure lang na bago kayo pumunta sa Supercare, meron kayong baon. Ano sinasabi kong baon? Meron kayo dapat certificate galing po sa dentista po ninyo para iwas abala na po yan sa inyo, para hindi kayo magka-problem pagdating po ng result ng medical po ninyo, okay? So pagdating doon sa dental, so i-check nila yung ipin mo, ganyan-ganyan. So yun. So after makaka-finding ng dental, ay doon din sa same floor, which is sa third floor, sa yellow floor, pupunta ngayon sa encoding area or sa assessment.
pipila ka doon, tapos once na ikaw na yung tinawag, ay lumapit ka doon sa counter at ibigay mo yung form. Tapos i-check nila yung form mo, like yung pangalan mo, yung age, yung address, yung position, kung tama ba lahat yung nandun sa form, kasi i-encode nila yan sa system nila. Tapos kapag tama lahat, kukuha ka nila ng picture. Tapos after kuha ka ng picture, magbibigay sila sa iyo ng pink form katulad nito. Yan, diyan ang laman niyan, guys, ay diyan mo makikita yung result ng medical mo kinabukasan. Andiyan yung username na gagamitin mo, kadalasan last name yung binibigay nila diyan. Last name yung gagamitin mong username para sa pag-login dun sa website kung saan mo makikita yung result ng medical examination mo, at nandiyan din yung password. So yan, magkasama yan sa may kabilang page, which is sa left side. Okay? So isang page lang, na isang ano lang naman yan, guys, isang tupi lang na card na form. So after mo, guys, sa dental and dun sa assessment sa third floor, ngayon ay proceed ka na sa fifth floor, which is sa blue floor. Okay? So ngayon pupunta ka dun sa x-ray. Papa-x-ray ka doon, and then after mo mag-x-ray, sa same floor, punta ka din sa physical examination. Same floor lang din yung, guys, sa fifth floor. Yun. So doon lang din, may mag-physical exam ka lang din. So next, after mo doon sa fifth floor, after mo sa x-ray and sa physical examination, ay baba ka ngayon ng fourth floor. So sa fourth floor, guys, ay punta ka doon, ibigay mo sa counter yung form mo, at antayin kang tawagin yung pangalan mo. Tapos pag tinawag yung pangalan mo, guys, magbibigay sila sa iyo ng maliit na parang lalagyan ng urine. Sa akin kasi urine lang yung binigay sa akin, pinapakuha sa akin. So yung lalagyan lang ng urine yung binigay sa akin. So napansin ko yung iba, meron din binibigay sa kanilang parang container para dun sa stool. Okay, sa stool tsaka sa urine. So ganun ang binigay sa kanila. Sa akin kasi urine lang yung binigay. So depende kasi yan sa company na nasa inyo, kung ano ba yung company or ano ba yung naka-package doon sa referral form para sa inyong medical. After ko doon sa may counter na yon, ay pumila na ako para doon sa pagkuha ng sample ng aking urine. Okay, so yon. So ngayon, iwan yung bag, iwan lahat. Kailangan walang tubig na dala, tapos walang alcohol, tapos syempre may bantay. So after sa urine mga ka-finding, ay punta na ngayon sa 6th floor, sa station 4, which is a nurse station. Ibibigay mo yung form mo, tapos ipapa-double check mo kung lahat ba ng pinapa kong medical sa iyo ay natapos mo. So bago ka umalis, make sure lang na ipa-double check mo sa nurse kung na nakuha mo ba lahat ng mga pinapakuha sa yung kung ano ba yung mga nasa package ng medical mo, para hindi ka na pabalik-balik. So pag sinabi ng nurse na okay sir, sige, okay na po lahat, abangan mo na lang yung result bukas or sa mga susunod na araw. So para makita mo yung result ng medical examination mo today. So ang result, guys, lumalabas siya. Kuwari nagpa-medical ka today, kinabukasan ng 11 AM or onwards, pwede mo siya ma-view sa online transmittal nila na makikita mo sa pink form na ibibigay nila sa iyo doon sa assessment or sa encoding area. Okay? So doon sa nurse station, which is sa 6th floor, station 4, ay iiwan mo yung form mo doon, tapos i-inform nila sa iyo na abangan mo na lang, sir, yung result mo. Check mo sa yan yung pink form mo. Diyan mo makikita yung access kung paano mabubuksan yung online transmittal para ma-view mo yung result ng medical examination mo today. Okay? So yun. Sa part ko kasi, guys, hindi na ako pinag-MMR kasi meron akong MMR. Nag-MMR na ako, actually, dalawang dose po yun, second dose yun. Tapos pinaantay-tetano din ako. So yun. So pinaantay-tetano din ako doon, guys. So yun. So depende sa package kasi kung ano yung hinihingi ng company. So kailangan, yun ang kailangan natin ibigay. So sila nakakaalam dyan, guys, yung medical, yung si Supercare, tapos si company. So sila yung nakakaalam kung ano ba yung laman ng package mo. So huwag mo na silang kontrahin dyan kasi alam naman nila yung ginagawa nila. Okay? Tapos kapag may follow up, guys, magsasabi naman sila dun sa online transmitter nila kung kailan ka babalik. May napansin ako doon, yung iba, guys, bumabalik sila nang hindi pa nakalagay doon sa date. Like for example, February 24. Pero pumunta sila ng February 23. So kinokontra yun ng mga taga doon. Sinasabi na hindi ka pa sir today magpa-follow up. Ang nakalagay dito sa
sa online transmitter mo, which is the result mo, is February 24. 23 pa lang ngayon. So, guys, huwag kayo pupunta doon na mag-follow up kayo na hindi tugma doon sa date schedule na pinapapunta kayo. Hindi kayo papapunta doon sa hangla yung effort nyo. So, ngayon, guys, kinabukasan, na-view na ninyo yung result ng inyong medical examination sa online transmitter ni Supercare. Tapos may nakalagay doon na date kung kailan kayo babalik. Kumari, may follow-up ka, no? Example lang, may follow-up ka, hindi ka pa fit. So may mga kailangan kang gawin. Like for example, yung MMR, kailangan mo pa MMR. Kailangan mo magpa-antay tetano. Yan, mga example lang yan, guys. Depende naman yan, nakalagay yun doon sa recommendation po ninyo kung ano ba yung mga kailangan mo i-follow-up. So yun sa follow-up, guys. Kailangan, pag pupunta ka doon, kailangan exacto talaga sa schedule or sa date na nakalagay doon sa result ng medical mo. Like for example, February 23 pumunta ka. Pero doon sa recommendation mo pinapapunta ka pala is February 24. Hindi ka nila tatanggapin doon. Sayang lang yung effort mo. Kailangan sundin mo yung araw, yung date kung kailan nila binigay, kung kailan ka pupunta para sa follow-up mo. Okay? Tapos pag nandoon ka na, kumari, yung follow-up mo tama naman doon sa date na nakita mo doon sa result ng medical mo. Punta ka doon sa harap sa guard malapit sa may harap ng ano sa mismong lobby ng Supercare. Punta ka doon tapos i-assist ka niya na pupunta ka doon ulit sa brown na building doon sa kabilang side. Kakausapin mo yung babae yung nakaupo doon tapos meron siyang area doon for follow-up. So follow-up ang sasabihin mo tapos magfi-fill up ka lang ng form health declaration lang yun. Tapos di mo na kailangan pumila doon sa loob ng bahay na kulay brown kasi follow-up ka na lang. Okay? Tapos pagkabigay sa'yo ng form, fifilapan mo lang yun ng health declaration, tapos bigay mo ulit dun sa guard, balik ka dun sa may mismong building ng Supercare, ibigay mo yun sa guard, tapos pupunta ka na dun. Tapos pag nasa lobby ka na guys, ipapabarcode mo yung pink form na hawak mo, patulong ka dun sa guard, tapos papabarcode mo, tapos sasabihin nila sa'yo kung saan ka pupunta. Okay, kung saan ka magpa-follow up, anong floor. So pagka-barcode ng pink form mo, alam mababasa ng computer kung saan ka magre-report. Okay, kumari, 6th floor, diretso ka sa nurse station, station 4, yan. So ganun, sasabihin naman yan sa inyo ng guard kung anong station or floor kayo pupunta para sa inyong follow-up. So yun, so pag naka-follow up na kayo guys, tapos ayun, so hopefully maging fit na yung medical at matapos na yung follow-up sa araw na yan at yun. So double check ulit kinabukasan, 11 AM onwards, check ulit ng result kung fit na yung inyong medical examination. So yun lang guys. So I hope ay nakatulong yung aking step by step para sa mga gustong magpa-medical sa Supercare Manila area. So guys, na-feature ko nga dito sa aking vlog yung pagpapa-medical naman about sa Supercare Makati. So panoorin niyo yung vlog ko na yon para sa mga gustong magpa-medical sa Supercare Makati para magkaroon din po kayo ng idea kung paano po ba yung step by step na gagawin po ninyo kapag doon po kayo sa branch ng Makati magpapa-medical para sa inyong PME. Okay? So sana guys ay nakatulong sa mga marino na katulad ko na gusto magpa-medical sa Supercare sa branch ng Manila. Sana po ay clear yung aking instruction para sa ating adventure for today at maraming salamat sa inyong time sa panonood sa ating adventure for today. Salamat sa aking mga subscriber na nanonood at sa mga hindi pa nakaka-subscribe na katulad mo na nanonood ngayon sa aking adventure para sa araw na to, ay wag mo kakalimutang i-subscribe yung aking YouTube channel para lagi kayong updated sa aking bawat adventure dito sa mundo ng aking vlog. Maraming salamat mga ka-finding at see you sa aking next adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga ka-finding!